ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay roon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng aking pag-alis sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatignayon para makapangaral din ako roon, dahil dito kaya nga ako lumabas. Malaking tukso sa sino mang mangangaral na malamang naging popular na siya sa mga tagahanga. Nang sabihin ni Pedro kay Jesus na hinahanap siya ng mga tao, maaari sanang nagpasa siyang manatili na lamang sa Kapernaum. Ngunit para kay Jesus, malinaw na hindi popularidad o pagtangkilik ng mga tagahanga ang habol niya. Isa lamang ang layunin niya sa buhay, ang mabatid at sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Nabatid ito ni Jesus sa panalangin hindi lamang pakikipag-usap sa kanyang Ama, kundi una sa lahat ay pakikinig sa ibinubulong ng tinig ng kanyang budhi. Dahil marunong makinig si Jesus sa Ama, batid niyang ang susunod niyang hakbang ay hindi magtampisaw sa kasikatan, kundi patuloy na mangaral sa mga maliliit na bayan. Pagsasagawa, alam mo kung ano ang gusto mo? Alam mo rin ba kung ano ang gusto ng Diyos? Ugaliing magpagabay sa Diyos sa pananalangin.